Old Santa Mesa, Maynila. Pagdating sa lugar, mukhang wala namang kakaiba. Pero nang tutukan ang bahay na ito ng aming kamera, aba, ang tayaan, umpisa na pala. Ang kolektor, sunod-sunod sa pagtanggap ng pera. Maya-maya pa, umpisa na ang karera. Oh, yan. Sige. Kaya naman, ang kulokoy na kolektor, sitting pretty na sa kanyang trono. Habang ang mga nakapaligid sa kanya, napapakagat labi pa sa aba. Iba naman ang drama sa bukis ng karera na sunod naming natutukan. Ang mga parokyano ng laban, kung makabasa sa listahan ng mga karera, parang nagre-review lang ng exam. Hanep! Maya-maya pa, fall in line na ang kanilang drama. Kaya naman ang kolektor na tila reyna ng kayaan, hindi magkanda ugaga. Ayon sa Presidential Decree No. 1602 o ang Philippine Gambling Law, anumang uri ng sugal tulad ng karera na walang permiso mula sa gobyerno ay illegal. Pagkagat man dilim, dumiretso naman ang grupo sa pandapan sa Maynila. Hindi pa man nag-iinit ang laban, ang mga mananaya excited na. Nasama pa sa talin kaya ako. 4-5 liman dyan. Hindi, 4-5 lang sa akin ko, hindi man dyan. Siyempre siya. Gawin nyo lang sa akin. Siyempre. Ang gana. Para mga batang nakikinood lang sa kapitbahay ah. Kaya naman, ang kolektor ng taya, abat game na game din. At ang ticket ng karera, sa papel lang nakasulat. Maya-maya pa, naglabas pa ng props ang kulokoy. Mukhang dibdiban ang pagkikwenta. You know? Ang tanong, may nanalo nga ba? Tutukan, ang ilegal na tayaan sa karera ng kabayo, huli sa akto ang mga damuho. Sa halagang 20 pesos, 30 mil ang pwedeng panalo. Kaya sa Maynila, laganap na ang bukis. Hindi pa ba ito nakakarating sa mga pulis? O baka naman, protektado lang ng matutulis. Laganap na ilegal na sugal ang karera. Ito ang aming natutukan at para ipagpatuloy ang karera ng pagmanman, sinuyod pa namin ang Maynila. Uno cinco. Balikan. Sa Pandacan, Maynila pa rin, sa Tomas Claudio Street. Iba naman ang eksena. Kung sa pelikula, mayroong babae sa bintana. Dito, karera sa bintana. Hanep! Ang mga tao, paruot parito. Hindi malaman kung tumataya o nakikinod lang. At ang lungga naman ng kaba ng pera, you know, tagong-tago, mukhang totoong may pinagtataguan. Si Joel, sumi ng bukis ng karera. Dahil habol niya ang malaking panalo, lahat isinasakripisyo. Ayun, maliit lang yung pera ko, tumama na malaki. Hanggang sa tumataya na lang ulit, tumama ulit na malaki. Hanggang sa kinabukasan,
talo, puro talo na ang nangyari sa akin. Puro ubos na yung pera ko. Para makabawi, hindi raw niya tinigilan ang pagtaya. Siyempre, wala na akong pera. Hingi ako sa mother ko. Mauubos. Wala nga sa mga wala na may bigay ang mother ko sa akin. Mangumit na ako niyan. Hanggang sa wala na ako ng ibang pera, hindi ko na ako mag-anak. Sa para lang sa karera. Kaya naman, ang pobre na iwan sa karera. Maraming nalulung dyan. Kaka-addict ba ako tawagin? Isa pang lugar na tinutukan ang Sugalan, Sampaloc, Maynila. Pagdating sa tayaan, aba, nakabandera ang tumataginting na mapapanalunang pera. Wow! Sino ba namang hindi maingganyo tumaya kung sa halagang 20 pesos, mahigit 30,000 piso ang naghihintay nang walang kahirap-hirap? Mabilis kaming lumipat ng lugar sa Metrica, Fajardo Street, Sampaloc, Maynila pa rin. Positibo, ang bukis ng karera hindi pa uhuli. Ayon sa Memorandum Circular Number 2003-001 ng National Police Commission o NAPOLCOM, anumang uri ng gambling o sugal ay kinakailangan ng ipatigil at bawat sektor ng pulisya ay inuutusang linisin ang ilegal na sugalan sa kanilang nasasakupan. Subalit, nakapagtatakang sa kabila ng matagal ng memorandum na ito ng NAPOLCOM, matulin pa rin ang karera ng ilegal na sugal tulad ng bukis. Tutukan ang malakarera operasyon laban sa mga bukis ng karera. Labing tatlong bukis positibo sa masusi naming pagmamanman. Pero kahit ilan pa yan, susugurin namin at tututukan. Dahil sa karera ng serbisyo publiko, sisiguruhin naming mananalo ang Tutok Tulfo. Forecast, 4-5 limandaan. Hindi, 4-5 lang sa akin ko. Ay, 4-5, 24 pala limandaan. Kapanusin ko. Wala akong ulo. Dos, cuatro. Forecast. 2-4. 2-4. Tapos... 2-1. Tigisandaan. Tigisandaan. Upang bigyang linaw ang napakaraming bilang ng ilegal sa sugal sa karera o mas kilala bilang bukis, nakipag-ugnayan kami sa Special Task Group ng mismong Manila Police District. Ipinakita namin ang mga ilegal na sugalan na aming nakunan. Ayon kay Ferdinand Omli, investigador ng STG, matagal ng isyo sa kanilang lugar ang bukis ng karera. Kalimitan yan sa mga, katulad ng sinabi ko, sa mga iskinita, yung mga mahirap pasukin lugar, tsaka may mga lookout dyan eh. Kasi utos sabi niya ni Mayor Lim at ni General Magdibay na walang tolerate ng mga sugal dito sa Maynila, lalo especially yung ganito, mga karera. Dahil dito, agad ikinasa ang gagawing operasyon. Sa pinagsanib puwersa ng National Police Commission at ng MPD-STG, pinlano ang gagawing paghuli sa hindi mawala-walang bukis ng karera. Bali po pagbaba niya, kasama rin kami. Kasama rin kami. Susunod na kayo pare. Ang halba natin nakasakay sa jeep. Kayo na lang dadampot lahat. Kami monitor tapos yung halba. Hindi namin pagpalaan sa inyo. Basta kayo lang lahat. Target natin yung mga personnel. Basta priority, personnel, saka ebidensya. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ready to strike na ang dalawang grupo ng operatiba kasama ang Tutok Tulfo. Sa
unang grupo, hindi pinalagpas ng operatiba ang bawat bukis na matutukan sa Sampaloc